Maagang bumangon si Doming. Agad naghanda ng breakfast nila. Pagkatapos ay naligo at nagbihis. Habang hinihintay na lumabas ang mag-asawa sa kwarto, nagkape muna siya sa sala at nanood ng TV. Palak niyang umalis ng bahay pagkakain. Gusto niya munang mapag-isa. Mawala sa eksena sa loob ng bahay na nagdudulot lamang ng sakit sa kanyang kalooban. Hindi naman nagtagal, lumabas na ang dalawa. "Good morning, Tay." Bati ni Resty bago agad nagtuloy sa banyo. Nilapitan naman ni Cynthia ang biyanan. "Good morning, Tay. Aalis kayo?" Mukhang asiwa na guilty ang mukha ni Cynthia nang mapunang nakabihis ang matanda. Tumango lamang si Doming. "Bakit?" "Sorry nga pala kagabi, Tay. Pinuyat yata namin kayo." Hindi pa rin naimik si biyanan. Lumingon muna si Cynthia. Tiniyak na nasa loob ba ng banyo ang asawa bago mahinang nagsalita. "Yung anak nyo kasi, sobrang sabik. Tignan nyo ginawa sa akin." Saka itinaas hanggang leeg ang laylayan ng maluwang niyang t-shirt. Muntik nang mabitawan ni Doming ang hawak na coffee mug. Wala kahit anong panloob na suot ang manugang. Kitang-kita ang pruweba kung gaano katindi ang ginawa ng mag-asawa kagabi. Biglang umakyat ang dugo sa ulo ni Doming. "Masyado ka talagang babae ka. Bakit mo ko ginaganito?" Pabulong pero mariin niyang salita. Pagkatapos ay malinawang kababalaghan sa manugang. Isang tampal din ang dumapo sa kanyang mukha. Nabigla si Cynthia. Namutla. Hindi makapaniwala sa ginawa ng biyanan. Ngayon lang siya natampal sa tanang buhay niya. Biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Si Doming naman ay parang nabigla din sa nangyari. Mabilis na tumayo at pumasok sa kanyang kwarto. Nasa mesa na ang mag-asawa nang siya ay lumabas. "Kain na, Tay." Tawag ni Resty. Kapuna-puna ang pagiging tahimik ni Cynthia habang sila ay kumakain. "Wala kaya tang gana, ha? Aba, kailangan mong kumain ng marami pa tayong labanan." Biro ni Resty nang makitang matumal sa pagkain ng asawa. Ang hindi napapansin ni Resty ay ang hindi pagkikibuan at pagtitinginan ni Nadoming at Cynthia. "Siya nga pala, Tay. Pupunta kami sa Boracay sa Makalawa. Gusto ko kayong isama." "Naku, kayo na lamang, anak, at nang makapag-banding kayo ng husto. Saka may aasikasuhin din ako dito." Hindi na nagpumilit pa si Resty. "Sige, maiwan ko na kayo. May lalakarin kami ng kumpari ko." Umalis si Doming nang hindi man lang tumingin sa manugang. Sinunda naman ni Cynthia ng panakaw na tingin ng biyanan hanggang sa pintuan. Sa mall, kahit abala sila sa last minute shopping para sa trip nila sa Boracay, hindi pa rin maalis sa isip ni Cynthia ang biyanan at ang nangyari kaninang umaga. Hindi niya akalain na mamasamain nito ang para sa kanya isang inosenteng biro lamang, isang lambing lang. Nang magkaroon ng pagkakataon, pasimple siyang nag-text. "Tay, sorry na ho. Nagbibiro lamang naman ako. Hindi ko intensyon na pasakitan kayo. Huwag na kayong magalit, ha?" Si Doming naman ay kagagaling lang niya sa gym katulad ng ginagawa niyang 3 beses isang linggo. Pang muscle toning lang ang kanyang program. Malalim ang iniisip. Sakay siya ng taxi papuntang mall nang mabasa ang text ni Cynthia. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa totoo lang, hindi siya makatingin at hindi rin kinakausap si Cynthia dahil hiyang-hiya siya. Alam niya kasing matinding selos ang nagtulak sa kanya para gawin yun sa manugang. Mabuti na lamang at papunta ng Boracay ang mag-asawa. Isang linggo rin siyang mapapag-isa. Pero mamimiss niya ang manugang, ang lambing, ang mahigpit na yakap, ang init ng katawan nito. Hahanap-hanapin niya yun. Isang buntong hininga muna bago niya sinagot ang text ni Cynthia. "Sorry din,
Nabigla lang ako. Araw nang alis ng mag-asawa. Nauna nang lumabas si Resty, dala ang kanilang mga bagahe upang isakay na sa nakaantabay na taxi. Sin, bilisan mo at baka matrabik na tayo. Sandali lang, maibibilin lang ako kay tatay. Kayo na ang bahala dito, tay. Mag-iingat kayo, ha? Oo naman. Sige na, mag-enjoy lang kayo. Malungkot ang tinig ni Doming. Salamat, tay, ha? Hindi na kayo talaga galit sa akin. Umiling si Doming. Bahagyang umiti. Sige, tay. Humalik si Cynthia sa pisngi ng biyanan. Pagkatapos ay mahigpit itong niyakap. Pagkatapos ay isang mainit na halik ang pinagsaluhan. Painit na ng painit ang nangyayari hanggang sa biglang nagsalita si Resty. Sin, tara na, ano pa bang ginagawa mo dyan? Malakas na tawag nito. Parang binuhusan ng tubig ang dalawa, muntik nang makalimot. Humihingal pa nang kumalas si Cynthia. Love you, tay. Halos bulong nito bago tumakbo palabas ng bahay. Naunsya miman, masaya pa rin si Doming. Pinangahawakan ang huling sinabi ni Cynthia. Love you, tay. Bagaman, alam niyang lambing lamang yun. Gusto niyang maniwala na ito'y totoo. Itong mga nakaraang mga araw, natatakot na siya sa kanyang damdamin para sa asawa ng kanyang anak. Pilit man niyang labanan ay patuloy pa rin itong lumalalim sa bawat araw na magdaan. Damdaming nagsimula sa layong protektahan ang dangal ng anak. Ngayon ay hindi niya na maipaliwanag ang loobin ng kanyang puso para sa kanyang manugang. Malinaw pa sa isip niya ang mga pangyayari, isang araw matapos niyang mahuli ang pagtataksil nito. Kayo na ho ang bahalang magpaliwanag kay Resty pag alis ko. Gusto mo ba talagang umalis? Hindi ho, pero nasa sa inyo na ho yun. Hindi ka aalis dito. Hindi na dapat pang malaman ng aking anak ang pagtataksil mo. Ikasisira yun ng kanyang buhay. Talaga ho? Hindi nyo na ako palalayasin? Gulat na tanong ni Cynthia. Hindi na. Sa isang kondisyon. Napatingin si Cynthia sa biyanan. Isa lang ang nasa isip ni Cynthia. Hindi yan ang kondisyon ko. Awat ni Doming bago pa mahubad ng manugang ang suot na t-shirt. Eh ano ho? Takang tanong nito. Inakalang katulad din ng lahat ng mga lalaki sa buhay niya. Na ang maaykama lang siya ang gusto ng matanda. Gusto kong ipangako mo sa akin na hinding-hindi na ito mauulit. Hindi mo na muling lulukohin si Resty. At baka kung ano ang magagawa ko sa'yo. Dagdag pa ni Doming bago pa makasagot si Cynthia. Tahimik si Manugang. Tila iniisip pa ang isasagot. At iwasan o bawasan mo na ang pagpunta sa inyo. Sa nanay mo at sa mga kabarkada mo. Giit pa ni Doming. Marahang tumango si Cynthia. Sumagot ka ng maayos. Mangako ka. Oho, hindi na ho mauulit. Pangako po. Matatag na sagot nito. At saka isa pa. Sana naman magdamit ka at kumilos ka ng maayos sa loob ng bahay. Bakit ho? Nangingiting nanunuksong sagot nito. Basta, pagkatapos ng biyanan. Magmula noong araw na yon, pinapakiramdaman, minamanmanan ng mabuti ni Doming ang bawat kilos ng manugang. Wala siyang tiwala dito. Kung maaari nga lamang, isama niya ito sa lahat ng kanyang mga lakad upang makasigurong wala itong gagawing milagro. Minsan ay naisipan niyang subukang hulihin ito. Umalis siya isang hapon, nagkunwaring may pupuntahan. Mula sa malayo, sa abot ng kanyang tanaw, ay matyaga niyang minatyagan kung may lalaking papasok sa kanyang bahay at kung aalis ng bahay si Cynthia. Hanggang inabot na siya ng dilim. Napagod. Walang sino mang lumabas o pumasok sa kanyang bahay. Mga ilang beses din niya itong ginawa hanggang sa magsawa siya.
pero hindi pa rin ganap ang kanyang tiwala sa manugang. Naisipan niyang isama si Cynthia sa kanyang mga lakad. Noong una, ang layo niya ay para lang mabantayan ito ng mabuti. Isinama niya si Burikak sa kanyang pagpunta sa gym. Hinikayat niya at pagkatapos ay tinuruan niya itong mag-exercise sa gym at inalalayan sa pagja-jogging. Kahit man lang sa loob ng kanilang subdivision. Sa umpisa, halatang napipilitan lamang si Cynthia. Pinagbigyan lamang ang biyanan. Subalit makulit si Doming. Hindi niya tinigilan sa kakakulitang manugang hanggang unti-unti na rin itong magustuhan. Makahiligan at hanap-hanapin ang kanilang exercise routine. Nang lumaon, tila na adik na rin si Cynthia sa mabuting na idudulot nito. Ang high or feel good na pakiramdam pagkatapos mag-exercise. Nagkaroon din ng outlet ang mataas na libido ni Cynthia. Naging karaniwan ng tanawin ng magbiyanan na nagja-jogging sa loob ng kanilang subdivision bago pa man sumikat ang araw. Ganon din sa gym. Isang oras na session, tatlong beses isang linggo. Pagkaraan lamang ng anim na buwan, kakaiba na ang pakiramdam ni Cynthia sa kanyang katawan. Higit siyang lumakas, sumigla. Tumaas ang self-confidence at self-worth. Unti-unting naging positibo ang pananaw sa buhay. Tuluyang niyakap ni Cynthia ang disiplinang ito sa kanyang buhay. Minsan pa nga, mas pursigido siyang mag-exercise kesa sa biyanan. Siya ang pumipilit sa matanda na bumangon sa mga pagkakataong wala ito sa mood at tinatamad. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay hindi naman lingid kay Doming. Pero ang pinakanapansin ni biyanan kay Cynthia ay ang pagbabago sa katawan nito. Higit na sexy ang manugang ngayon. Lalo pang pinaganda ang dati ng nakakapag-init nitong katawan. Well-toned ang katawan, ang mga braso, ang hita at binti, patag na puson at maumbok na pangupo. Ang magandang hugis ng malusog na hinaharap. Tatay, huwag niyo naman akong masyadong bugbugin sa tingin. Sige ka, baka mamagato. Minsan ay nasabi ni Cynthia nang mahuling nakatitig si Doming sa pagitan ng kanyang hita. Katatapos lamang nilang mag-jogging. Namula si tatay. Sorry, hindi ko sinasadya. Kailan ito? Tay naman, hindi na mabiro. Okay lang naman, tay. Wala na naman akong maitatago sa inyo eh. Buong katapat ang salita ni Cynthia. Totoo naman ang sinasabi ng manugang. Dahil hindi naman ito nagbago ng ayos at kilos sa loob ng bahay. Burara pa rin ito kung maupo at suot pa rin ang paboritong pambahay. T-shirt ni Resty at panty lang. Wala namang magawa si Doming kung hindi iwasan na lang tumingin. Dead mahinang manugang, bagay na hindi madali para sa kanya. Hindi rin kaila kay Doming ang mga mapagnasang tingin ng mga kalalakihan sa kanyang manugang. Pag sila ay nasa gym at pag nagja-jogging. Lalo na, pag suot nito ay napakaikling running shorts lamang. Habang tumatagal, unti-unting nakilala ni Doming ang pagkatao ni Cynthia. Mabait naman pala ito. Malambing, maasikaso, masipag sa mga gawaing bahay. Maalalahanin din. Para na rin siyang may kasambahay. Ang lahat ng ito ay kusang ginagawa ng manugang, palangiti at masayahin, palabiro. Kaya malandi ang dating sa maraming tao. Pero talagang likas itong mahilig. Tuluyan nang naging palagay ang loob ni Doming sa asawa ni Resty. Hanggang isinama na niya ito sa pamamasyal, madalas kapag Linggo. Enjoy si Cynthia pag nasa mall. Mahilig mag-window shopping, katulad ng maraming kabataang babae. Pero ni minsan ay hindi ito nagpapabili kay Doming o nagpaparinig man lang. May sarili itong pera. Allowance mula kay Resty. Pero laking tuwa ni Manugang nang minsang ibili ito ni Doming ng t-shirt. Mahigpit na niyakap ang biyanan at hinagkan sa pisngi. Malapit na sa bibig. Dama ni Doming ang katawan ni Cynthia. Ang lambot, ang bango ng katawan nito. Lumakas ang tibok ng kanyang puso.
Mabuti na lamang at agad ding kumalas ang manugang. Naku, maraming salamat, Tay. Kaya lang, wala ba itong katernong panty? Wika nito sabay hagik-gik. Gusto mo ba talaga? Ibibili kita ng 6. Natawang tugon ni Doming. Malakas na nagtawa na ng dalawa. Magkasama rin silang nanood ng sine. Kapag English ang palabas, madalas ay nakakatulog si Cynthia habang nakahilig ang ulo sa balikat ni Doming. May pagkakataon ding nakapatong ang kamay nito sa hita ng biyanan. Kaya natutong manood ng Tagalog movie si Doming para sa manugang. Masarap din kausap si Cynthia, kahit kapos pa ang kaalaman sa maraming bagay. Naiintindihan naman ni Doming ang pinanggagalingan nito. Mababaw rin lamang ang kaligayahan nito. Natuto itong sakyan ni Doming, pero unti-unti niya rin tinuturuan ang manugang sa mga praktikal na bagay na kailangan sa buhay. Dumating din sa puntong ganap ng pinagkatiwalaan ni Doming si Cynthia. Hindi niya rin maipaliwanag ang sayang na darama kapag kasama ang manugang. Kontento na siya sa kanilang kalagayan. Kahit pa hindi niya maiwasan ang paminsan-minsang pagsagi ng malisyosong kaisipan kapag nakikitang nakabuka ka ang manugang habang nakaupo sa sofa sa harap ng TV. Isang araw, naganap ang pangyayari na ganap na babago sa relasyon ni Doming at Cynthia. Labis na nangangamba si Doming. Hindi mapakali. Maghahating gabi na ay hindi pa nauwi si Cynthia. Wala ring sagot sa kanyang mga missed calls at text. Sinisisi niya ang sarili kung bakit hindi pa siya sumama sa manugang pagpunta sa ina nitong siligaya. After lunch, nagpaalam si Cynthia kay Doming na pupunta sa kanilang bahay. Birthday kasi ng ina nito. Nag-text daw na pinapupunta siya. Bantulot man ay pumayag na rin si Doming. Tay, sama ka na sa akin. Lambing ng manugang. Ikaw na lang. Makakagulo lamang ako sa inyo. Basta pilitin mong umuwi ng maaga. Oo naman, Tay. Merienda lang naman yun eh. Alauna ng madaling araw, masama ang panahon, malakas ang ulan, matalimang mga kidlat, dumadagundong ang kulog. Wala pa rin si Cynthia. Lalong nag-alala si Doming. Nasa harap ito ng TV pero wala ang isip sa pinanonood. May sarili namang susi sa bahay ang manugang pero pinili pa rin niyang maghintay. Hindi rin lang naman siya makatulog. Maya-maya ay may biglang kumatok. Tay, Tay. Naalimpungatan si Doming. Inakalang isang panaginip lang ang narinig. Tay. Malakas pero pausang tinig at umiiyak. Napabalikwas na si Doming. Agad binuksan ang pinto. Nagimbal sa nakitang ayos ni Cynthia. Gulo ang mahabang buhok. Wala sa ayos ang suot na t-shirt. Mukharing pagod na pagod, bahagyaring nabasa sa ulan. Bago pa makapagsalita si Doming, ay bumusina ang taxi na naghatid kay Cynthia. Agad itong binayaran ni Doming, pagkatapos mailapag ang lupaypay na katawan ng manugang sa sofa. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Mga hayop sila. Umiiyak na wika nito. Ano nga ang nangyari sa'yo? Pasigaw ang tanong habang hawak nito si Cynthia sa dalawang balikat. Tay, sorry po. Biglang natigilan si Doming. Nanlaki ang mga mata nang mapansin ang mga marka sa liig, sa balikat, sa braso ni Cynthia. Parang nawala sa sarili si Doming. Hinila ang manugang. Isa-isang bumagsak sa sahig ang kasuotan nito. Napamura ng malakas si Doming nang makita ang mga marka sa katawan nito. Nakapikit at hindi naman kumikilos si Cynthia. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Doming. Kasalanan ko rin, Tay. Magsalita ka. Anong nangyari? Pinagpasapasahan nila ako, Tay. Dito na nagdilim ang paningin ni Doming.
malandi ka talagang babae ka. Galit na wika ni Doming. Hindi ko po ito ginusto. Pero baliw na si Doming. Sari-saring damdamin. Galit, selos, guilt at kimkim na pagnanasa. Akala ko nagbago ka ng babae ka. Pumunta ka lang pala ron para magpasarap. Gusto mo talaga, di ba? Mahilig ka? Hindi ka makatiis? Ito ba ang gusto mo, ha? Huwag naman po, pagtutol ni Cynthia. Pero bingi at bulag na ang matanda sa kanyang paligid. At ginawa na ang matagal ng gusto at napapanaginipan sa manugang. Tumutol man si Cynthia ay hindi siya pinapakinggan ng kanyang biyanan. Hanggang sa wakas ay natikman na ni Doming ang matagal niya ng pinananabikan. Nang matapos ay para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. I'm sorry. Yun lang ang nasabi ni Doming. At pagkatapos ay walang lingon-lingon na mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati ang paglabas ni Doming sa bahay. Dahil wala siyang tulog, minabuti na lang niyang maglakad kaysa mag-jogging. Paikot-ikot lang siya sa loob ng maliit nilang subdivision. Mabagal ang kanyang lakad. Suklam na suklam siya sa kanyang sarili. Anong ginawa niya sa asawa ng kanyang anak? Bakit niya nagawa yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit paalam niya sa kanyang puso ang tunay na dahilan. Nagselos siya. Nagalit. Nasaktan sa pangyayari. Inakalang nagpababoy ang manugang sa mga kabarkada nito. Nagpupuyos ang kanyang damdamin dahil dito. Bigla siyang napahinto sa paglalakad. Tila kidlat na tumama sa kanya ang katotohanan. Ang katotohanang pilit sinisikil ng damdamin. May gusto siya kay Cynthia. Mahal niya ang manugang. Hindi dapat. Parang dasal na paulit-ulit niyang usal habang naglalakad ng mabilis. Pawisan at humihingal pa si Doming habang nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang bahay. Pagpasok niya ay nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Si Cynthia ay nakatihaya sa sahig at walang malay. Sinubukan niya itong gisingin, ngunit nanatili lang itong nakapikit. Kaya naman nagpasa siya na dali na lang ito sa ospital. Wala po kayong dapat ipag-alala, sir. Fatigue at severe stress lang ho. Normal naman ang resulta ng kanyang mga lab test. Nakangiting balita ng doktor kay Doming matapos nitong mabisita si Cynthia. Kailangan lang daw nitong magpahinga at pwede nang ma-discharge bukas. Sakalang nakahinga ng maluwag si Doming. Seryoso niyang minasda ng manugang na natutulog. Buong pagsuyo. Buong pagmamahal na hinaplos niya ang maamo nitong mukha. Larawan ito ng isang walang malay sa kamunduhan. Walang ligalig. Walang pangamba. Kinabukasan ng umaga, namulatan ni Cynthia ang biyanan na nakatitig sa kanya. Agad nang ilid ang kanyang mga luha nang hawakan ni Doming ang kanyang kamay. Tay, hindi ko ginusto. Maniwala kayo. Huwag ka nang magsalita. Alam ko, Cynthia. I am really sorry. Patawarin mo ko. Maingat pero mahigpit nitong niyakap ang manugang. Doon na bumigay si Cynthia. Ang lakas ng yugyug ng balikat habang nakasubsob sa dibdib ni Doming at impit na humahagulgol. Tama na, Sin. Baka makasama sa'yo. Wala sa loob niyang tinawag na Sin ang manugang habang hinahagod niya ang likod nito. Hinayaan niyang ilabas nito ang saloobin. Matagal silang magkayakap. Ang gaan, ang saya ng pakiramdam ni Doming. Tila ganun din naman ang nararamdaman ni Cynthia na wala ang bigat ng kanyang kalooban. Tanghali na nang lumabas sila ng ospital. Habang nasa kotse, nakiusap si Cynthia na huwag muna silang umuwi sa bahay. Gusto niya ng ibang kapaligiran. Matagal munang nag-isip si Doming bago nagsalita. Kaya mo na bang bumiyahe?
Oo naman ho. Bakit ho? San ba tayo pupunta? Hindi ba sabi mo, hindi ka pa nakakapunta sa Tagaytay? Nakangiting tanong ng Byanan. Ho? Masyado yatang malayo yun. Nakakahiya naman sa inyo. Saka wala pa kaya kayong tulog? Nahihiyang sagot ni Cynthia, bagaman halata ang pananabik sa kanyang mga mata. Huwag mo kong intindihin. Dumaan muna sila sa isang mall upang mamili ng mga pagkain at damit. Hindi tulad ng inaasahan ni Doming, bahagya lamang ang traffic kaya nasa Tagaytay na sila bago pa man lumubog ang araw. Kahit sandali man lang ay nakita ni Cynthia ang ganda ng mga tanawin, partikular na ang Taal Lake. Matapos kumain sa isang magandang restaurant, nag-check-in sila sa isang hotel. Dalawang kwarto ang kinukuha ni Doming, pero ayaw ni Cynthia na mag-isa sa kwarto. Seryoso siyang tinignan ng Byanan. Sigurado kang okay lang sa'yo? Walang mali siyang tanong nito. Opo, Tay. Hindi ko pa kayang mapag-isa sa kwarto. Natatakot pa ho ako. Maganda at malaki ang kwartong kinuha ni Doming. Matapos makapaligo at makapagbihis, agad sumampa sa kama ang dalawa. Magkatabi sa pagkakahiga. Tay, hindi ko ho talaga ginusto ang nangyari. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Cynthia. I'm sorry, hinusgahan kita agad. Masuyong salita ni Doming. Salamat po. Pero gusto ko at mahalaga sa akin na malaman ninyo ang buong pangyayari. Giit ni Cynthia. Kung ikaluluwag ng dibdib mo, sige, makikinig ako. Sagot ni Doming matapos ang isang malalim na buntong hininga. Kahit pagod at antok na, pinagbigyan pa rin ng mahal na manugang.